Like, subscribe, and hit the notification bell. So tara, let's go mga kahabi dyan, mga idol dyan. Pag-usapan naman natin tong 5 piso. So dito tayo mag-focus sa 5 piso mga kahabi dyan, ha. So itong hawak natin is 1997. So hindi to error, hindi dito common coin mga kahabi dyan. Ito ay error coin. Ito ay struck through grease. So may dalawang variation kasi itong 1997. Yung isa, pag may PI kasi mga kahabi dyan, sa mga bago dyan, yung PI, yun ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So yun ang may mint mark. Dalawang klase itong 1997 mga kahabi dyan. So nga pala, yung 1997 mga kahabi dyan, mga idol, is my single reverse lang. So nagkaroon lang siya ng variance or variation dahil nga dun sa mint mark. So itong hawak natin is walang mint mark, dapat may mint mark yan dyan, di ba? Dyan nakalagay ang mint mark mga kahabi dyan, mga idol. So ang value naman ito, kung value ang pag-uusapan natin, is nasa 46 pesos yung uncirculated nito mga kahabi dyan, mga idol, uncirculated. Kaya nga pag nagko-collect tayo ng coin, yun ang targetin natin, yung mga uncirculated or almost, kahit na almost or extra fine, yun mga ganun na condition. Pagka marami ng gas-gas kasi, so pangit na yung condition mga kahabi, bawas sa value yun ng mga collector, di ba? Siyempre, ang mga hinahanap niyan is yung mga magaganda yung condition, makikinis. Sana will you please repeat it? So, ito naman 1998, ganun pa rin mga kahabi dyan, mga idol. May dalawang variation pa rin ito, although single lang yung reverse niya. Reverse 1 pa rin to mga kahabi dyan, mga idol. Itong 1998, ay may dalawang variants or variation sa mga bagong nagko-collecta dyan, ha. So ito ay may single reverse na reverse 1 pa rin. So yung targetin nyo or kung kayo man ay nagko-collect sa 1998 is yung my mint mark. So hanggang ngayon wala pa tayong makitang 1998. Tagal na natin nag-hunt mga kahabi. 1998 na my mint mark. So, kasi ang nakalagay dito na price is 240 pesos sa very fine. So, kailangan maganda yung condition. So, itong hawak natin is walang mint mark. So, pag may PI, ibig sabihin, yun ang may mint mark. May logo ng BSP. So, ang logo naman ito mga kahabi is dito nakalagay, ha. So, walang logo to, kaya ito ay common lang na 1998. So, hindi natin alam kung talagang meron bang 1998 na may logo or may mint mark. So, ang tagal natin naghahan, wala pa tayong makita ng 1998 na may mint mark. So, maaring yung iba may hawak. So, di natin alam. Okay, mga kahabi dyan, mga idol. So, mapunta naman tayo dito sa 2015, mga kahabi dyan, mga idol. Itong 2015 na reverse 3. So, ito yung common, ha. Reverse 3 na 2015. Ayan, parang nagpo-pros pa nga siya. Ito yung common. So, although common siya, medyo mataas na rin value nito, mga kahabi, mga idol dyan. Meron siyang value na 54 pesos sa uncirculated nito. O, di ba maganda pang kondisyon ng nakuha natin na 2015.
So, maswerte kayo mga kahabi dyan, mga idol, kung hawak nyo or tangan yung 2015. Aray ko, galag-lag pa. So, maswerte kayo mga kahabi dyan, mga idol, kung hawak nyong 2015 is itong reverse 2. So, hindi yan. Yan yung may error. So, itong reverse 2, mga kahabi ng 2015, ha? Mas mababa pa yung percentage nito or kunti lang may tanga nito kaysa hard to find na 2006. So, kasi yung 2006, mga kahabi dyan na 5 peso, although hard to find yun is... nasa 0.4% yung percentage ng may tangan sa record ng numista, samantalang ito ay nasa 0.2%. Lang, ha? So, ibig sabihin, yung 2006 ay sinipa nito, mga kahabi. Itong 2015 na 5 peso. Okay, ito yung reverse 2. Oh, pansinin nyo ha, yung reverse 2. Hindi saya dapat ganun pag nagpinta kayo or nag-check kayo, dapat ganun, tagilid. Para makita nyo yung clearance dyan, yung gap. Kasi pag reverse 3, mataba yung script of legend at saka sayad dito, dikit. At isa pang palatandaan dyan, mga kahabi, mga idol, pagka reverse 2, hindi sayad yung ipin dyan. So, at saka mali, mamanipis or payat yung inner circle dyan, mga kahabi, mga idol, sa mga bagong nagko-collect, ha. So, dapat ma-check nyong maigi yung mga coin nyo. Kasi itong 2015, may dalawang variants or variation ito na malamang hindi nyo napapansin. So, mas konti pa yung percentage nito kesa sa hard to find na 2006 nito, mga kahabi. Ito yung 2015 na reverse 3. Etong nasa gilid, ilagay natin sa gitna yung lagyan natin ng dalawang 2015 na reverse 3. So, yun nasa gitna, yan ang reverse 2. So, baka nasa kamay nyo na, hindi nyo pa napapansin. Okay? Ayan o. Ito yung reverse 2 o die 2. Eh, nasa gitna. So, ito yung reverse 3, kabilaan, ha? O, ayan, nalalaki. Tataba nung ano niya, script of legend, di ba? Samantalang ito is payat. At saka hindi sayad sa inner circle. At saka pansinin niya, susum natin para makita. O, yan ang pagkakaiba, o. Diba, kung mapapansin nyo, mataba yung inner circle. Ito yung die 3, ha? O, mataba yung script of legend. Samantalang itong die 2, medyo maliit. At saka, payat yung inner circle. Yan ang tinatawag na inner circle. Yung bilog na yan. So, ito mataba, o. So, yan ang pagkakaiba. So, dapat, pag malabo-labo na yung mata nyo, gumamit kayo ng lente. Okay, mga kahabi dyan. So, maliban dyan, mga kahabi dyan, mga idol, hindi mawawala to, syempre, itong Millennium Coin. 5 peso. BSP Series Golden.
So, kasi ito ay may mababa rin, isa rin sa may mababa na percentage. So, ito ay may 0.7% lang. So, ang price value nito sa record is 56 pesos. So, very fine condition yun ha. So, kailangan magaganda yung condition ng mga coin na kinokolekta natin. So, yun lang muna mga kahabi dyan, mga idol. Magandang araw sa inyong lahat at salamat sa panonood. Bye-bye! Like, subscribe, and hit the notification bell.